Madilim pa lang, nakapila na sa MRT North Avenue Station ang mga point-to-point bus na ito na aalalay sa dagsa ng mga pasahero sa MRT. Dahil sa pag-alalay ng mga point-to-point bus na biyaheng southbound, hindi gaanong mahaba at siksikan ang pila sa MRT, pinag-aaralan pa ng pamunuan ng MRT kung magpapapila rin ng mga bus na biyaheng northbound. Iyan po yung tinitingnan din po natin at pinag-aaralan po kung saan mga istasyon magandang i-deploy po yung ating mga bus na going northbound naman po mula sa south. 8 lang ng MRT ang bumiyahe kumpara sa average na 11 hanggang 12 tren tuwing peak hours. Isinisisi ng pamunuan ng MRT sa dating maintenance provider nito na Buri ang pagbaba ng bilang ng mga bumabiyaheng tren. Kapag nasisira ang ating mga bagon o may mga parts sila na nasisira, ang ideal na ginagawa po, ang dapat na ginagawa talaga ay pinapalitan ng bagong parte itong nasisirang component. Pero dahil hindi po sila bumili ng spare parts, ang nangyayari po ngayon ay atin munang nire-remedyuhan o nire-repair. Ang problema sa spare parts, sinusolusyonan na raw ng MRT. Sa katunayan, darating na raw ngayong buwan ang unang batch ng spare parts na binili ng DOTR para sa mga tren. Ito po ay mga crucial spare parts na inaasahan natin na makatutulong na sa pag-restore po ng ating mga bagon, maayos na yung ilan sa ating mga bagon. Pero kung kailan talaga matatapos ang problema ng MRT, hindi pa rin masagot-sagot hanggang ngayon. Nakatiwangwang pa rin kasi ang nasa 48 bagong tren na binili mula sa Dalian Locomotive and Rolling Stocks Corporation galing China. Hindi ginagamit ang mga ito dahil hindi raw compatible ang Automatic Train Protection o ATP system at iba pang maintenance equipment ng Dalian Trains. Masyado rin daw mabigat ang mga tren para sa kasalukuyang lumang rilis ng MRT. Ang chairperson ng Senate Public Services Committee na si Senadora Grace Poe may naiisip na solusyon kaugnay ng Dalian Trains. Hindi talaga kasya, huwag nang pilitin. Mag-umpisa na tayo mag-order ng mga bago at isoli natin dahil nagawa yan ng Singapore sa Dalian, sinoli sa kanila. Nagsalita rin si Poe kaugnay ng pangako ni Transportation Secretary Arthur Tugade na maayos na ang operasyon ng MRT sa katapusan ng buwan. Pagdating ng February at hindi pa rin gumaan ang ating sitwasyon, na sila na mismo ang nagbigay ng kanilang sariling palugit, siguro dapat talaga ay mag-isip-isip tayo tungkol dito. Jay Sabale, GMA News.